Ginamit po ako ni Christian McGray. Lahat po nang nangyayari sa lahat ng video namin, mula umpisa hanggang ngayon, scripted. Lahat po yun sinunod ko dahil mahal ko siya. Dahil gusto ko ibigay yung buhay na gusto niya. Kung makikita niyo po, lahat po ng video namin, puro bastos dahil po yun sa kanya. Lahat po ng panggagamit sa katawan ko, lahat po ng pagpapakita ng kung ano sa katawan ko, siya po ang may gusto nun. Nagagalit po siya pag aayaw ako. Ang sasabihin niya, para sa atin to. Para sa atin to. Pero hindi ko naramdaman. Tinatago niya po ako. Hindi niya po ako pinapalabas. Ayoko na po. Ayoko na talaga. Nandito po ako ngayon kasi nawawala po si Merk. 6 na araw na po siyang nawawala. Kasama niya po yung babae niya. Makakausap po natin si Miss KP Namindang, aka Makaganda. Ang kanyang reklamo, ang live-in partner, boyfriend, na siya'y iniwan matapos pakinabangan. Pera ang talagang naging ugat dito ng problema bukod pa doon sa naging salawahan si lalaki sa kanya. Magandang umaga po, Miss Cafe Namindang. Magandang umaga po, sir. Umpisaan po natin doon sa inyong pagbablog. Sino ba ang may-ari ng vlog? Kanino po nakapangalan yung vlog? Sa kanya po, sir. Pero pagdating sa content, sharing kami kayo. Kami pong dalawa simula po umpisa, sir. Kanino pong concept yon? Yung ganong klaseng vlog? Sa kanya po, sir. Lahat po nang makikita niyong video, siya po ang nakakaisip nun, sir. Okay. Pero kasama ka dun sa content? Opo, sir. Okay. At sabi mo, bastos lahat ng mga content. Kaninong idea po yon? Sa kanya po, sir. At scripted kanyo? Opo, sir. Okay. Ganon nyo katagal ginagawa itong vlog? 2 years na po, sir. 3 years na po kami. 2 years na po yung vlog. Okay. At kayo po yung live-in partner? Opo, sir. So dapat meron kang share o hati man lang sana sa kinikita? Opo, sir. Wala kang nakukuhang pera mula sa income ng vlog? Wala po, sir. Bakit? Ba't wala? Ba't niyo mo ininsist sa kanya na, teka muna darling, dalawa tayo dyan, bigyan mo ako ng share? Walang ganon? Wala po, sir. Nakausap ko na rin po yan. At bakit ayaw kanyang bigyan ng share? Kasi daw po, sir. Para daw po sa amin dalawa yun, sir. At ayaw ko pong pag-isipan niya na yun lang po ang habol ko din sa kanya, sir. Sa inyong pagsasama, sinong may hawak ng pera? Siya po, sir. Lahat po ng pangalan, nakapangalan po sa kanya, sir. Ganon? Okay. Tapos ngayon, iniwan ka na niya? Opo, sir. Anniversary po namin. Yung una niya po akong iwan. At bakit kanya iniwan? Hindi ko rin po alam, sir. So may kasama na siyang iba ngayon? Opo, sir. Okay. Wala ka mo lang pinakinabangan kahit na singkong duling dito sa vlog ninyo na kung saan kasama ka dun sa content? Wala po, sir. Wala po akong ipundar. Na naghirap ka rin? Mahirap po, sir. Okay. Ano po yung sinabi niya sa iyo nung siya po'y umalis at nung sinilin mo siya tungkol dun sa share mo? Wala po, sir. Wala. Okay. Sino kinakasama niya ngayon? Yung babae po na sinali po niya sa vlog, yung scripted po, sabi niya po, hindi naman totoo eh, kaya okay lang yan. Ayoko po talaga, sir, kasi ayoko pong ibang maano na babae sa vlog po namin. Magkano bang kinikita ng vlog ninyo kung alam mo? Sa isang buwan po, pinakamababa na po doon, 500,000 po. 500,000 pesos, pinakamababa, a month. Okay. Opo. Yun na po yung pinakamababa na kinita namin, sir. Kasi magkano pinakamataas? Abot po ng 1 million, lagpas po. Okay. At doon sa pinakamababang 500,000 at pinakamataas, malagpas 1 million, sure ka kahit na singkong duling, wala kang natatanggap doon? Wala po. Hindi pa po ako nakakahawak ng 20 mil po sa kanya. Hindi pa po ako nakakatanggap. So ano to? Sa pagsasama nyo, siya may hawak ng pera at bibigyan ka lang niya kung halimbawa gusto mo nang bumili ng damit. Ito. Hindi po. Bibigyan na lang po ako ni kailangan sa bahay ko. Shampoo. Kahit po sabon ako po bumibili, sir. Shampoo? Binibigay sa'yo? Hindi pa. Yan pa ako po bumibili nun.
So shampoo, sabon, lahat ng pangailangan mo, pera mo. Saan mo kinukuha yung pera mo? Saan galing yung pinambibili mo ng mga pangailangan mo? Yung binigay niya po, sir, na 5,000, 10,000 po. Ayun, okay. So meron siyang binibigay na pera. Yun lang alang sobrang liit. 5,000 hanggang 10,000 kada buwan. Opo, pati po sa pamilya ko, 5,000, 10,000 kada buwan. Magagalit pa po siya. Okay. So magkano po lahat-lahat ang naibibigay niya sa iyo at sa pamilya mo? 5,000 sa isang buwan lang po, sir. Yun lang po. 5,000 sa iyo, 5,000 sa pamilya mo. So bari 10,000 a month. Opo. Sa 500,000 na kinikita niyo, katitinga yun. Opo. Kumbaga, wala pang tuldok. Wala pa po. Lalo pa kung 1,000,000. So, ang kinabubuhay nyo ba yung sa pagbablog, wala nang iba pa ninyong dalawa? Po, kanino ba yung mga equipment? Yung editing machine? Sumunyo din po, sir. Okay. Sa kanya lahat, sa kanya yung concept, pero kasama ka dun sa content at kayo po yung live-in partner. So, therefore, dapat meron ka talaga magandang share doon. Ang nangyari, ang binibigay lang sa'yo, para kang aso, hagisan ka lang dyan ng buto, katiting, and then okay na sa kanya. Hindi ka na makapagreklamo. Matanong ko lang, nagbabayad ba siya ng tax sa BIR para sa kanya mga vlog? Wala po. Hindi ka nagbabayad ng tax sa BIR? Wala po. Okay, so pwede natin i-report sa BIR para habulin siya ng BIR dito sa kanya mga kita. Okay? Attorney Garrett, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Sir Rafi. Alam ko na yung YouTube hindi magkikalam dito kasi nakapangalan nga kay lalaki yung vlog. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, dito kasi siya kumikita, tumatanggap ng pera, itong si lalaki. Live-in partner niya itong si babae at pareho naman sila doon sa content at naghirap. Meron bang habol dapat dito si babae? Yes, sir. No. First of all, kailangan ko po sabihin na this is a very clear case of violence against women and children. Kasi this is just two steps short of prostitution, sir. Ito yung pinaka-ayokong nangyayari. Sabi ng babae, ayaw niya na nagde-desist na siya dito sa mga bastos na content. Pero itong lalaki, pinapatuloy niya lang for his own personal gain and wala pa nga nakuha yung babae. So first, meron tayo sa Section 5E ng ating Violence Against Women and Children na pinipilit mo magtrabaho sa ayaw na trabaho ang iyong partner. Again, tandaan natin, dating relationship, sapat na, sir, no? And then second, meron po tayo psychological abuse dahil ginagamit sa kanya yung fact na para sa atin to or pinapamukha sa kanya na sa kabutihan nilang dalawang pang-aabuso na ginagawa. So, dun pa lang, may two violations as ng Violence Against Women and Children Act natin, Sir Rafi. Okay. Now, di ba dapat meron siyang share dun sa kita? So, pwede ba siya maghabol para mabahagyan naman siya dun sa kinikitang milyones na? Tama po, sir, no? Kasi, again, they're living together as husband and wife without benefit of marriage, and then both of them can be legally married, and wala, ang pinili lang nila is not to be. Okay, so pwedeng i-habol to sa korte na para yung korte sasabihin, oy Christian, lalaki, magkano bang kinita nyo dyan? At dahil kayo ay considered as parang husband and wife na dahil nagsasama kasi isang bubong, bahagihan mo yun ng maayos, hindi yung hagisan mo lang ng parang buto kung kailan mo lang gustong hagisan ng buto na parang aso, di ba? Tama po, Sir Rafi. Pwede po tayo mag-file ng collection of sum of money dahil nga co-owned property ang kanilang kinita during this cohabitation, no? And ngayon mong abandon na siya. Alright. Maria Liza, nasa yung cellphone mo? Kinuha raw? Sinabi mo sa research namin? Hindi po. Sa akin po yung cellphone ni Merck po. Iniwan niya po sa bahay yung cellphone niya bago siya umalis po. Okay, so kaya hindi pala natin siya matawagan. Sige. Sir, gusto ko po mahuwa lahat kasi sa loob po ng 3 years, sir. Siya lang po ang nakinabang doon. Nagkakautang pa po siya, sir. Hindi ko po alam kung saan ninaandala yung pera, sir. Okay. Attorney Garrett, walang yes, pwede maikaso si babae kay lalaki dahil iniwan siya at pumunta sa iba. Pero pwede bawsi, tama? Kung okay bang pagkakaintindi natin? Yes, sir. Okay, bawsi. Tama po, medyo malalim yung mga kaso niya sa bawsi. Yes. Okay. And then pangalawa, yung hindi siya nabigyan ng share. So pwede natin tulungan to si Ma'am Maria Liza, yes, para magsampa ng kaso. And then mangulekta ng kanyang share. Okay? Pwede po, sir. Sige, salamat, Attorney Garrett. Yes. Ma'am, hindi namin makontak si sir. Dahil yung cellphone pala nasa iyo. Magbigay ka na lang po ng mensahe sa kanya. Then later on, kakausapin po kayo ng staff para doon po sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Okay? Sir, yung mga po, yung mga pinapagawa niya po sa akin na iba, sir, yung mga mahuhulog po sa hagdan, yung may mga, basta po yung may mga masasakit na po, sir, ayoko po nun, sir. So labag sa kalooban mo. Kaya ma'am, yung sinasabi kanina natin ni Garrett, yan po ay pwedeng bawsi. Dahil labag sa kalooban, pinapagawa sa'yo. Okay? May kaso yan. Pasapasa na po ako sa ginagawa kong yun. Sige. Mek, pwede mo naman sana akong kausapin eh. Papatawarin naman kita eh.
Pero sana naman, magsabi ka naman sa akin na ayaw mo na. Okay. Hindi ka pinapahiraman mo ako ng ganito. Okay. Gusto ko lang makuha yung akin. Gusto ko lang mag-usap tayo, pero sana... Hiniling ko pa rin na sana safe ka ngayon. May anak po kayo, ma'am? Wala po, sir, pero ano po, nag-propose na po yan siya sa akin. Fiancé na po ako niyan, sir. Oh, okay. Sige, ma'am, huwag niyo ibabaw ang telepono, kakausapin po kayo ng staff. Ano po? Para dun sa pagsampa ng kaso against him. Okay. Pag nag-subscribe po kayo, make sure po na pipindutin niyo po yung bell button and select all para lagi po kayong updated sa videos ni Idol Rafi. Of course, kasama kayo sa isang solid na samahan kung saan ang layunin natin ay para mabigyang solusyon ang problema na marami nating mga kababayan, especially mga inaapi. Especially kung walang mga boses, bibigyan natin ang boses at puwersa sa pamagitan ng pagsama-sama natin lahat. Meron tayong numero, meron tayong lakas. At dito, binibigyan ng power ang mga netizen. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.